Shout out tayo mga idol sa lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa ating channel. Shout out kay Miss Miami Laurel, Marvin Maliveran, Ava Tinder, Luz Paul, Amadio Flores, Gerald Anyobo, kay Jose Pacificador, Velasco Family, kay Sweet Joy, Norlin Picatsi, Rona Villalos, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Nagpadisko itong si Manoy Naldo doon sa kanyang bahay sa Bukirin, doon sa sinawahan. Dahil marami ang kanyang mga trabador, tiyak na magiging masaya ang okasyon. Nagpalitson ito ng 2 baboy, nagpakatay ng mga manok at mga kambing. Isa sa mga inimbitahan nitong si Manoy Naldo, ang anak ng kanyang kaibigan na si Dadoy. Kasama ang mga kaibigan nito na sina Abito, Inson at Poldo. Nagkaroon ng kasiyahan ang mga ito doon sa lugar, sayawan at inuman. Hanggang sa ipakilala ni Manoy Naldo itong si Tatay Dadoy kay Tasya. Nasa loob ang mga ito ng bahay. Doon sa sala, nagkwikwentuhan ang mga ito. Doon naman sa bakuran, nandoon ang karamihan sa mga trabador. Nagsasayawan ang mga ito. Pagpatak ng 12 ng hating gabi, may isang tauhan itong si Manoy Naldo ang biglang pumasok doon sa sala kung saan nandoon sina Dadoy, Tasya, Eric, ang mga kaibigan ni Dadoy at ang ilan sa mga tauhan ni Manoy Naldo. Humahangos na ibinalita na ang pinaglalagyan nila ng mga nagapas na lansunis, may mga nilalang ang umaligid doon at sinubukan na nakawin ang mga ito. Kaya mabilis na pinuntahan nila ang lugar at sinuyod ang buong paligid ng kamalig kung saan nila inilagay ang mga bakat ng mga lansunis. Kasama ni Manoy Naldo ang 6 na mga tauhan at may dalang mga baril ang mga ito. Ang sinawahan ang isa sa mga Bukirin na pinamumugaran ng iba't ibang klase ng mga aswang. Kaya lahat ng mga pananim dito sa lugar dapat na bantayan dahil lagi itong pinipisti ng mga aswang, lalo na kapag gapasan tulad ngayon. Kasama din ni Manoy Naldo, sina Dadoy at ang mga kaibigan nito. Hindi lingid sa kalaman ni Manoy Naldo na may mga kakayahan din itong si Dadoy tulad ng kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto, may nakita silang nasira na bahagi ng kamalig. Maaring sinira ito ng mga gustong magnakaw at makapasok. Pero nang mapapunta ang mga ito sa likurang bahagi ng kamalig, may nakita silang 3 nilalang ang nasa punong kahoy na nasa katabi lamang ng kamalig. Nasa itaas ang mga ito at nang biglang tumalon ang mga ito sa lupa at tumakbo doon sa damuhan palayo, sumigaw agad si Manoy Naldo, "Mga demonyo, mga aswang ang mga yon, Dadoy." Sinubukan sana nila na habulin ang mga ito, pero sabi ni Dadoy, "Wag, may mga kasamahan ang mga yan doon sa unahan. Baka mapahamak pa kayo. Sobrang dilim pa naman ang lugar." Kaya nagpasya si Manoy Naldo na dito na sila matutulog sa kamalig para mabantayan ang kanilang ani. Tumigil na din ang diskuhan sa bakuran ng bahay ng matanda nang malaman ng mga ito na may mga umaaligid na mga aswang doon sa kamalig. Nagpapahinga na ang mga ito. Samantalang sina Manoy Naldo kasama ang 6 nitong mga tauhan, sina Dadoy, Poldo, Abito at Insong, nasa kamalig na ang mga ito at nagpapahinga. Nandoon din sina Tasya at Ire at ang isang babaeng utusan nila
ni Manoy Naldo. Doon na sila natutulog para bantayan ang buong lugar. Baka muling bumalik pa ang mga aswang. Bukas pa ito kukunin ng mga kausap ng matanda. Kinabukasan, nagsiuwian na ang mga trabahador nila ni Manoy Naldo. Ang balak nila ni Tasya, kinahapunan na makauwi dahil hinihintay pa ni Manoy Naldo ang aangkat sa mga lansones. Pero tanghali na nang dumating ang mga ito. Nandoon pa rin sina Dadoy. Nagkikwentuhan ang mga ito at pagpatak ng alas dos ng hapon habang may hinihintay pa itong si Manoy Naldo na isa pang aangkat sa kanilang ani na lansones. Nagpasyang maliligo muna sa ilog sina Dadoy, ang kanyang mga kaibigan kasama sina Tasya at Eric at itong si Maria. Madaling nagkasundo sina Dadoy at Tasya dahil nga sa kanilang isang layunin. Madalas din nilang mapag-usapan ang tungkol sa kanilang mga karga, mga kaalaman sa mga orasyon at pati na sa mga kaalaman sa dasal at buhay na salita. Habang masayang naliligo ang mga ito, napansin ni Dadoy ang limang kalalakihan doon sa kabilang bahagi ng ilog. Nakatitig ang mga ito sa kanila, hindi gumagalaw, nanatiling nakatayo doon sa gilid ng isang punong kahoy. Kaya tinitigan itong mabuti ni Dadoy at pinakiramdaman hanggang sa maramdaman niya ang pwersa ng mga ito. Pati itong si Tasya, napatitig na din ito doon sa limang kalalakihan. Mukhang interesado sa atin ang mga aswang na yan, ha. Naputol ang kasiyahan ng mga ito. Umahon na sila sa ilog at umalis doon sa lugar. Sinabi nila ito agad kay Manoy Naldo. Ang sabi ng matanda, hindi paalis ang mga yan dahil magpapagapas na naman ako bukas sa aking taniman ng mga kalabasa. Nakakarindi na ang mga aswang na yan. Ilang taon na din na pinipisti ng mga aswang na yan ang mga pananim dito sa sinawahan. Hindi lang ang aking mga pananim, pati na ang taniman ninyo, Dadoy, at pati na din doon sa taniman ni Goryo. Oo, Manoy Naldo, sobrang naiinis na din ang aking ama at itong si Papa Goryo sa mga aswang na yan. Mas tumatagal, mas lalong dumarami ang bilang ng mga ito at mas nagiging agresibo. Kalaunan, hindi lang mga pananim ang pakay ng mga aswang na yan, pati na rin ang ating mga alagang hayop. Sa narinig ni Tasya, nagulat din ito sa nalaman dahil kung totoong maraming mga aswang dito sa kagubatan ng sinawahan, bakit marami pa rin ang mga nagtatanim dito sa bukid? Ayon naman sa sabi ni Manoy Naldo, mas mainam ang lupa dito sa sinawahan, mas mataba at mas malaki ang kikitain nila kahit na may mga namimisting mga aswang pa. Kinausap ni Manoy Naldo itong si Tasya kung maaari tulungan siyang bantayan ang gagawing pag-aani sa susunod na araw. Pati sina Dadoy, pinakiusapan na din ang mga ito na huwag na munang umuwi. Pumayag naman agad itong si Tasya. Pinauna na nito sa pag-uwi si Eric at pinakuha ng ilang damit. Kinabukasan, dumating na ang mga trabahador ni Manoy Naldo na galing sa iba't ibang lugar. Doon matutulog ang mga ito sa bahay ng matanda habang sina Dadoy, Abito, kasama sina Tasya at Maria. Doon matutulog ang mga ito sa isa pang kubo ni Manoy Naldo na nakatayo doon sa gilid ng ilog na malapit lamang sa kanyang taniman ng mga kalabasa para magbantay. Nitong mga nakaraang linggo, laging ninanakawan ang kanyang taniman ng kalabasa at alam na ng matanda kung sino ang mga may gawa, ang mga aswang. Sa panahon na yon, 24 na taong gulang lamang
itong si Dadoy. At isa pa, ang kanyang hawak na agimat, ang agimat ng kampana. Hindi pa rin ganun kalakas ang kanyang taglay na mga kakayahan sa mga orasyon, dasal, at mga buhay na salita. Pero dahil kasama na niya ang kanyang gabay, nagsimulang kinatatakutan na ito ng mga aswang. Unti-unting nagiging sikat na ito sa mga kampon ng demonyo. Sa gabing yon, dumating itong si Manoy Naldo kasama ang dalawa nitong tauhan doon sa kubo. Sabi ng matanda, doon na ito matutulog at hihintayin na lang nila bukas ang pagdating ng mga trabador. Matapos na makapaghapunan, maagang natutulog at nagpapahinga ang mga ito dahil maaga pa sila bukas sa mga gagawin. Pero kalagitnaan ng gabi, sabay na nagising sina Dadoy at Tasya dahil may mga naramdaman sila na kakaiba sa paligid at may narinig silang kakaibang busis ng isang ibon. Nang mapabangon ng sabay sina Dadoy at Tasya, nagkatinginan ang mga ito. Tulog na tulog pa ang kanilang mga kasamahan. Doon lang kasi sila sa sala natutulog, habang sina Manoy Naldo at ang dalawa nitong tauhan doon naman sa may pantawan ng kubo. Dahan-dahan na lumabas ang dalawa papunta doon sa pantawan. Tulog na tulog din ang tatlo doon, sina Manoy Naldo at ang dalawang tauhan nito. Sinipat-sipat nila agad ang buong paligid ng kubo. Nag-uusal na din ng mga orasyon na pampalinaw itong si Dadoy para makita kung may mga nilalangman ang nasa paligid. Ilang sandali pa, sabi nitong si Dadoy, "Tasya, mukhang may mga aswang na naman. May mga aswang doon sa taniman ng kalabasa ni Manoy Naldo." Nagtataka din ang mga ito kung bakit tahimik at hindi nag-iingay ang mga aso ni Manoy Naldo. Dahan-dahan na bumaba itong si Dadoy at sinipat ang kinaroonan ng mga aso. Nagulat ito nang makitang nakabulagta ang mga aso at hindi na gumagalaw. Nagulat din itong si Tasya. Nakasunod din agad ito kay Dadoy. "Dadoy, ano ang nangyari sa mga aso ni Manoy Naldo?" "Hindi ko alam, Tasya. Baka ang mga aswang ang may kagagawan." "Dito ka lang, Tasya. Ikaw na ang bahala na magbantay dito sa kubo. Pupuntahan ko ngayon din ang kinaroroonan ng mga aswang." At mabilis nang umibis itong si Dadoy papunta doon sa gulayan. Habang itong si Tasya, sinipat nito sina Manoy Naldo at ang kanyang mga tauhan doon sa pantawan. Mahimbing na natutulog pa rin ang mga ito. Pagkatapos, umikot ang dalaga doon sa kubo para siguraduhin na wala ng iba pang mga aswang ang nasa paligid. Habang itong si Dadoy, nang makarating na ito doon sa mga taniman ng kalabasa ni Manoy Naldo, agad niyang nasipat ang anim na mga nilang. Sobrang bibilis ng kilos ng mga ito habang namimitas ng mga bunga ng kalabasa. May dalang sako pa ang mga ito. "Ito na ang mga aswang na sinasabi ni Manoy Naldo na namimiste sa kanilang mga pananim." Ang nasa isip ngayon ni Dadoy, nagnanakaw ng mga bunga ang mga ito. Dahan-dahan na umikot si Dadoy papunta doon sa gilid ng mga taniman. Nag-uusal at nagkarga na din ito ng mga dasal at orasyon. Nang makalapit na ito doon, agad niyang naamoy ang sobrang baho ng mga aswang na hindi niya maintindihan. Parang amoy ng imbornal. Pero makalipas lamang ang ilang sandali, lumingon-lingon ang tatlo sa mga ito sa kanyang pinagtataguan. Kaya sa isip niya, maaaring naamoy na siya ng mga aswang na ito.
ang ginawa ni Dadoy. Mabilis itong umigpaw at nagpakawala agad ng mga sapak. Mga magnanakaw, lumayas kayo dito sa lugar. Ang sigaw ni Dadoy habang sinapak ang isa sa mga ito. Gulat na gulat ang mga aswang. Kahit naramdam nila ang presensya ni Dadoy, hindi pa rin nila kayang ilagan ang mga ginawang pag-atake nito. Bumulagta agad ang isa sa mga ito. Umaangil sa sakit. Pagkatapos, hinablot pa niya ang isa. Siniko niya ito sa ulo at sunod-sunod nang pinagsasapak ang iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Tumilapon ito doon sa mga taniman ng kalabasa ni Manoy Naldo at agad na namimilipit sa sobrang sakit. Tumalo na din agad ang dalawa sa mga ito papunta sa kanyang likod, at ang dalawa pa humanda na doon sa kanyang harapan. Ngumasab ang mga ito at binitiwa na ang mga dalang sako na puno ng bunga ng mga kalabasa. Umataki agad ang nasa kanyang likuran. Pinagkakalmot na itong si Dadoy. Umikot siya at inabot ang kamay nung isa. Hinila ito at sinalubong ng siko sa mukha. Sa lakas ng pagkasiko ni Dadoy, lumalagutok pa ito at tumimbuwang agad. Nawalan na ito ng malay. Sinipa niya ang isa pa na napapasugod. Ngunit agad itong napatalon patras, at ang nasa kanyang harapan, umaatake na din ang mga ito. Umikot muli itong si Dadoy nang kalmutin siya nung isang aswang. Pakialamero ka, makakatikim ka ngayon sa amin, papatayin kita. Ang palahaw nung isang aswang. Agad naman na nasalo niya ang pagkalmot nung isa. Hinila niya ang kamay nito at pinasan ang aswang. Saka ibinalibag doon sa batuhan. Napaigik agad ito. Sinundan pa ito ni Dadoy, pero papasugod na din ang tatlo pang mga aswang. Kaya napaatras na siya at kumuha ng guwilo. Kayo ang makakatikim sa akin ngayon. Sa gagawin kong ito sa inyo, siguradong hindi ninyo ito malilimutan. Ang sabi nitong si Dadoy, at bigla itong umigpaw. Inabot ang ulo ng isang aswang, sabay tuhod sa mukha nito. Para itong naupos na kandila at natumba sa lupa. Habang ang isa, paikot na pinatamaan niya ito. Sapol ito sa panga at agad na bumulagta. At para masiguro na hindi ito makakatayo pa, sinundan ito ni Dadoy at sinapak sa mukha. Sa nakita nung isang aswang, napaatras ito at nagdalawang isip na. Sa isip ng aswang, mukhang nagkamali yata sila ng kinalaban. Pero bago pa ito makakilos, biglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Dadoy, sabay pakawala ng sunod-sunod na sapak. Nakailag ang aswang sa unang mga pag-atake ni Dadoy. Pero ang huling dalawang sapak nito ay hindi na nakailag pa ang aswang nang tamaan ito sa tiyan. Napaluhod ito at napasuka. Gumagapang naman ang ilan sa mga aswang habang namimilipit pa rin sa sakit. Sabi ni Dadoy, "Ngayon, magtanda na kayo. Huwag na kayong magpapakita pa dito sa lugar. At huwag na kayong mamimisti pa. Dahil kung makikita ko pa ang pagmumukha ninyo, papayin ko na kayo." Ngumasab lamang ang mga aswang at nagsitayuan sa kanyang harapan. Sabi nung isa habang nakaturo sa kanya, "Magbabayad ka sa pakikialam mo. Pagsisihan mo ito." At biglang tumalon ang anim na mga aswang papunta doon
sa damuhan. Hanggang sa nakita na lang nitong si Dadoy ang anim na mga aso na mabibilis na tumatakbo papalayo. Iniwan ng mga ito ang dalang mga sako na puno ng mga bunga ng kalabasa. Dinala ito ni Dadoy doon sa kubo. Tumulong na din itong si Tasya. Tulog pa rin sina Manoy Naldo, pati na rin ang mga kaibigan ni Dadoy. Hindi na nila ginising pa ang mga ito. Kinabukasan, nagulat na lang itong si Manoy Naldo nang makita ang mga sako na ginamit ng mga aswang kagabi. Puno ang ilan sa mga ito ng kalabasa. Kaya sinabi na ni Dadoy ang nangyari kagabi, pati na rin ang pakikipaglaban niya sa mga aswang. Napatitig ito kay Dadoy. Kung ganun Dadoy, nakaharap mo na ang mga pisting aswang. Nanggagambala na ang mga ito dahil alam nila na ngayon ang pag-aani. At hindi patitigil ang mga yan, Dadoy, lalo na ngayon at mamayang gabi. Kaya kailangan ko talaga ang tulong ninyo. Makalipas ang 2 oras, dumating na ang mga tauhan at mga trabahador ni Manoy Naldo para sa pag-aani ng mga kalabasa. Malawak ang taniman ng matanda, kaya kinakailangan ang maraming bilang ng mga trabahador para matapos nito agad sa loob lamang ng 2 araw. Dumating na din doon ang mga tauhan ng matanda para maghanda ng pagkain at may dalang mga kagamitan ang mga ito. Nasa mahigit sa 30 mga trabahador ang nandoon. At makalipas lamang ang ilang minuto, nagsimula na ang mga ito sa kanilang mga trabaho. Nagiging abala na din sina Tasya at Dadoy sa pagtulong sa mga gawain. Doon naman sa kabilang bahagi, nagpapaani din ang mga ito sa kanilang taniman ng mga munggo. Kaya bukod sa kanilang mga grupo, may ibang mga grupo pa ng mga trabahador ang nandoon sa kabilang bahagi ng lugar. Lumipas ang mga oras, biglang pinulong ni Manoy Naldo ang kanyang mga tauhan. Sabi ng matanda, dapat nilang bantayan ang mga nagtatrabaho dahil doon daw sa kabilang bahagi ng lugar may nakita daw ang mga ito na 4 na mga katao ang nagpapanggap na trabahador. Pero lihim na ipinuslit ng mga ito ang sako-sakong mga munggo. Hinabol nila ang mga ito hanggang sa makarating doon sa kakahuyan. Pero agad na naglaho ang mga ito. Mukhang kahit na may araw, umaaligid at umaatake pa rin ang mga aswang. Kaya sabi ni Dadoy na sila na ni Tasya ang bahala. Pinuntahan nila agad ang taniman ni Manoy Naldo kasama itong si Maria, si Tasya at ang 2 pang tauhan ng matanda. Pagdating nila doon, nag-uusal na agad sina Tasya at Dadoy ng mga orasyon. Sa dami ng mga trabahador, mahihirapan silang kilalanin kung sino ang mga aswang sa mga ito. Kaya ang ginawa ng 2, hinagilap nila at hinahanap ang maaaring nagpanggap na mga trabahante na mga aswang sa pamamagitan ng kanilang mga orasyon. Pero doon sa gilid ng kakahuyan, doon kasalukuyang gumagawa ng pangsnak ang ibang mga tauhan ni Manoy Naldo. May nakita sila doon na 5 kalalakihan na abala at pasan-pasan ang mga sakusakong kalabasa. Kaya sabi ni Dadoy, Tasya, mukhang kakaiba ang 5 lalaki na yan. Ano ang ginawa nila sa mga sako-sako ng kalabasa? Maaring hindi kabilang ang mga yan sa mga trabahante ni Manoy Naldo. Maaari nga, Dadoy. Tara, puntahan natin ang mga yan. Ang sagot naman nitong si Tasya, habang maiiwan muna sila si Maria
at ang dalawang tauhan sa kanilang pwesto. At makalipas lamang ang ilang sandali, matapos na makapag-usal ng mga orasyon na pambakod, sina Tasya at Dadoy, mabilis nang naglalakad ang mga ito papunta doon sa gilid ng kakahuyan. Hindi sila napansin ng mga kalalakihan dahil sobrang abala ang mga ito sa pangunguha ng mga bunga ng kalabasa. Huli na nang mapansin nila ang pagdating ni Tasya at Dadoy. Tanong agad nitong si Dadoy sa mga kalalakihan. Ano ang ginagawa ninyo sa mga sako ng kalabasa? Saan ninyo dadalhin ang mga yan? Napatigil ang mga kalalakihan sa kanilang mga ginagawa at napalingon sa kanilang kinatatayuan. Tumigil na din ang iba na nasa unahan. Walo lahat ang mga ito at amoy agad nila at ramdam na hindi mga normal na tao ang kanilang mga kaharap. Nakatitig lamang ang mga ito sa kanila at pagkatapos muling bumalik ang mga ito sa pinaggagawa at hindi na sila pinansin. Aba, mga takting ito ang nasabi ni Dadoy at mabilis nang nilapitan ang mga ito at hinablot ang mga dalang sakusakong kalabasa. Sumunod na din itong si Tasya. Hinawakan ang kamay ni Dadoy nung isa at sabi agad ito na galit, "Huwag ka makialam kung ayaw mong masaktan." "Aba, ako pa ang tinatakot ninyo ha?" ang tanging sagot ni Dadoy at sinikwat ang kamay nung isang may hawak sa kanyang braso. Hinila niya ito at pagkatapos ibinagsak sa lupa. Gulat na gulat ang iba pang mga aswang sa ginawa ni Dadoy. Akmang kalmutin sana si Dadoy nung isa. Maagap naman itong si Tasya na hinila niya ang kamay nito. Pinilipit na ito ng dalaga. Napahiyaw ang aswang sa sobrang sakit, kaya tumulong na din ang iba. Pero inawat sila nung isa pang aswang. Ang sabi agad nito, "Wag, tama na. Umalis na tayo dito sa lugar." Nakita kasi ng iba ang nangyaring komosyon, kaya nagsilapitan na din ang mga ito doon sa may kakahuyan. Ang mga trabahante ni Manoy Naldo, tumigil ang mga ito sa pinaggagawa at lumapit sa kanila. Kaya nagmamadaling umalis ang mga aswang at sumuot ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Lumapit na din ang grupo ni Manoy Naldo sa kanila. "Pabayaan mo na ang mga yon, Dadoy. Baka may mga kasama pa ang mga ito doon sa kalublooban ng kakahuyan." Kinuha nila agad ang mga sakusako ng kalabasa at dinala doon sa isa pang kamalig. Simula sa oras na yon, binabantayan na nila ang gilid ng kakahuyan hanggang sa maghapon at matapos sila sa araw na yon. Kinagabihan, matapos na makapaghapunan ang mga ito, lahat ng mga trabahante nando doon sa bahay ni Manoy Naldo at nagpapahinga, habang ang matanda kasama ang ilan sa mga tauhan nito. Kasama din sina Dadoy, Tasya at Eric na sa kamalig ang mga ito para bantayan ang kanilang ani. Doon sa labas nakatambay sina Dadoy, Tasya, Eric at itong si Puldo. Doon naman sa isang maliit na tulugan sa gilid ng kamalig, sina Manoy Naldo nagpapahinga. Nasa harap naman ng kamalig nakapwisto sina Dadoy. Kasalukuyang nag-uusap sina Tasya at nakahiga na sina Puldo at Eric. Lumipas ang mga oras. Alauna ng madaling araw, natulog na sina Eric at Puldo. Pati itong si Tasya, nakatulog na din ang dalaga. Tanging si Dadoy ang gising. Ang grupo naman nila ni Manoy Naldo doon sa gilid ng kamalig. Dahil sa pagod, nakaidlip na din ang mga ito. Nang walang maramdaman
ng mga aswang itong si Dadoy. Nagpasyang matutulog na din ito. Pero pagpatak ng alas tres ng madaling araw, biglang nag-iinit ang suot na medalyon na kwintas nitong si Dadoy. Sobra ang init nito na nagising na siya. Ilang sandali pa ang lumipas, nagising na din itong si Tasya. Madilim ang buong paligid. Tanging mga ilaw ng lampara ang nagbigay ng liwanag sa kalubluuban ng kamalig. Pero nasipat na nila ang mga nilalang na umaaligid at pati doon sa bubong ng kamalig. Mga aswang Tasya, gisingin mo sina Manoy Naldo. Kaya mabilis na tumalima at umibis itong si Tasya para gisingin sina Manoy Naldo. Ginising na din ni Dadoy sina Puldo at Eric. Gising, Puldo. May mga aswang ang nasa paligid. Papungas-pungas ang dalawa na bumangon agad. At ang sabi pa nitong si Dadoy, doon muna kayo sa grupo nila ni Manoy Naldo, Eric, Puldo. Mukhang hindi lang pagnanakaw ang pakay ng mga aswang ngayon. Agad naman na tumalima ang dalawa. Habang doon sa gilid ng kamalig, ginising na din ni Tasya ang mga tauhan ni Manoy Naldo, pati na ang matanda. Ang sabi agad ni Manoy Naldo na huwag na muna silang gumamit ng anumang ilaw. Matyagan muna nila ang mga aswang sa paligid. Inihanda na ang kanilang mga baril at sinipat-sipat ang buong kapaligiran ng kamalig. Sina Manoy Naldo kasama ang apat na tauhan, maingat na naglalakad ang mga ito sa gilid ng kamalig para libutin ang buong paligid. Naiwan naman doon ang dalawang tauhan kasama sina Eric at Puldo, habang si Tasya mabilis itong bumalik sa kinaroroonan ni Dadoy. Nag-uusal na din ito ng mga orasyon. Patuloy na nagsisitalunan ang mga aswang sa paligid ng kamalig. May ilan din silang nakita doon sa itaas ng mga punong kahoy at bubungan. Nakikiramdam lamang sina Dadoy ang hinala nila. Baka sila na ang pakay ng mga aswang at hindi na pagnanakaw. Makalipas ang ilang sandali, napalingon sila doon sa likuran dahil may narinig silang putok ng baril. Ang hinala nila, baka sila na si Manoy Naldo ang nagpaputok nang makita ang mga aswang. Dito na biglang nagpulasan ang mga aswang nang marinig ang putok ng baril. Ang mga nasa bubungan, tumalon agad ang mga ito papunta doon sa likuran. Tasya, puntahan mo sina Manoy Naldo. Nanganganib sila doon sa likuran. Ako na ang bahala dito sa harapan. Mabilis na tumakbo itong si Tasya papunta doon sa likod ng kamalig. Pero biglang bumagsak sa kanyang harapan ang tatlong aswang. Napatigil sa pagtakbo ang babae at humanda na. Hawak niya ang isang punyal at nakapagkarga na siya ng mga malalakas na orasyon na pangbakod. Ngumasab ang mga aswang at umaangil sa kanyang harapan. Amoy na ni Tasya ang kakaibang baho ng mga ito. Kita na din niya ang hitsura ng tatlo. Nakalabas ang mga pangil at matutulis na mga kuko. Patuloy ang narinig ni Tasya na putukan doon sa likuran ng kamalig. Maaaring inaatake na sina Manoy Naldo ng mga aswang. Biglang inatake na ni Tasya ang tatlong mga aswang sa kanyang harapan. Nagulat pa nga ang mga ito nang biglang nawala sa kinatatayuan itong si Tasya, at biglang bumagsak na lang ang isa nang tamaan ito ng sapak sa panga. Tumalon agad ang dalawa pa.
Pero isa-isang pinabagsak ang mga ito ni Tasya, ni hindi nga halos makita ng mga aswang kung paano sila inatake ng dalaga dahil sa sobrang bilis. Agad na namimilipit ang isa sa mga ito at hirap nang makatayo. Pati ang isa pa, pinagsasapak na ito ni Tasya hanggang sa bumulagta na din ito at hindi na gumagalaw. Pagkatapos, mabilis na tumakbo ang dalaga para tulungan sina Manoy Naldo. Pero doon na ito dumaan sa kabila. Baka kasi mapagkamalan pa siya nakasama sa mga aswang at mabaril pa. Habang si Dadoy, agad na binira ang apat na mga aswang na sinubukan na pumasok doon sa loob ng kamalig. Hindi nila napansin ang biglaang pagsulpot nito sa kanilang likuran at walang habas na pinagpapalo na sila sa hawak na kahoy ni Dadoy. Humihiyaw kaagad ang dalawa nang tamaan ang mga ito sa ulo. Pinagpapalo pa nito ang dalawa pa sa iba't ibang parte ng katawan. Dito na siya dinaluhong ng mga aswang at pinagtutulungan na atakihin. Nakita ito nila ni Puldo ang maraming mga aswang na umaatake kay Dadoy. Kaya mabilis na tumakbo na din ang mga ito habang may hawak na mga itak. Nakasunod din agad ang dalawa pang tauhan ni Manoy Naldo na may hawak na mga baril. Pinagbabaril na nila ang mga aswang at pinagtataga hanggang sa nagpulasa na ang mga ito at tumalon papunta doon sa mga kakahuyan. Sinundan pa rin ito ni Dadoy at pinag-aatake ang mga aswang. Habang si Tasya, sumigaw agad ito nang makita na sila si Manoy Naldo. Napasiksik ang grupo nila ni Manoy Naldo doon sa sulok ng kamalig dahil sa dami ng mga aswang na nakapaligid sa kanila. Pinagbabaril nila ang mga aswang na nagsitalunan sa mga puno ng kahoy. May dinukot itong si Tasya na 3 piraso ng dahon ng antonga. Kinusot-kusot niya ito sa 2 kamay at pagkatapos, itinapon niya ito malapit sa mga aswang. Nang maamoy ng mga aswang ang halimuyak ng dahon ng antonga, para itong hindi makahinga at nagsitalunan palayo. Ayaw nila ang amoy ng mga dahon ng antunga. Sobra silang nahihirapan sa paghinga. Tasya, mabuti at dumating ka. Sobrang dami ng mga aswang. Ang sabi nitong si Manoy Naldo at mabilis nang lumabas ang mga ito doon sa sulok. Kasama ang mga tauhan nito. Pagkatapos, bumalik sila doon sa gilid ng kamalig. Wala na silang nakitang aswang sa itaas ng bubungan, pati sa mga punong kahoy. Mabilis na tumakbo ang mga ito papunta doon sa harapan. Pagdating nila doon, nakita nilang nasa unahan na doon sa kakahuyan sina Eric, Puldo, ang 2 tauhan ni Manoy Naldo. May mga pinagbabaril ang mga ito, pero hindi nila nakita itong si Dadoy. Dahil itong si Dadoy, kasalukuyang hinahabol nito ang mga aswang na nagtatalunan papalayo doon sa kakahuyan. May ilan pa itong naabutan at pinagsasapak hanggang sa tuluyan nang nakalayo ang mga ito. Mabilis nang bumalik sina Dadoy doon sa kamalig. Nandodoon naman sina Manoy Naldo. Sabi agad nito, nakalayo na sila, Manoy Naldo. Mukhang matindi ang galit ng mga ito sa atin at balak pa tayong patayin. Ang sagot naman ng matanda, maaaring nagalit ang mga ito sa ating ginawang pagsaway sa kanila, Dadoy. Kailangan na natin na mag-ingat, lalo na bukas.
dahil katapusan na ng aming pag-aani. Tiningnan nila ang buong paligid ng kamalig. Tiningnan nila ang mga nawalan ng malay ng mga aswang doon sa gilid. Pero wala na ito. Maaaring dinala na ito ng mga kasamahang aswang. Bago nagpahinga ang mga ito, kinumpuni muna nila ang mga nasira ng mga aswang, lalo na doon sa bubungan. Kinabukasan, maagang pinulong ni Manoy Nado ang lahat ng mga tauhan. May mga itinalaga siya na magbabantay doon sa kakahuyan at sa paligid ng kanyang taniman. May dalang mga itak ang mga ito at mga baril. Habang sina Dadoy, Tasya at Eric ang magbabantay doon sa pinaglalagyan ng mga naani na nila na mga kalabasa doon sa isa pang kamalig ni Manoy Nado. May kasama din sila na dalawa pang tauhan ng matanda na may bitbit din na mga baril. Makalipas ang ilang oras, sinimula na ng mga tauhan ni Manoy Nado na tapusin na ang pag-aani. At dahil siguro nakita ng mga aswang na marami ang mga nagbabantay sa paligid, hindi na nangangahas pa ang mga ito na magpapakita doon sa mga nag-aani. Kaya matiwasay na natapos nila kinahapunan ang pag-aani. Hindi na nagpa-okasyon pa itong si Manoy Nado dahil ang nasa isip ng matanda, baka madamay pa at mapahamak ang kanyang mga trabador. Binigyan na lang niya ang mga ito ng dagdag na bayad. Bukas pa darating ang mga kausap ni Manoy Nado na aangkat sa kanyang mga ani. Kaya ngayong gabi, kailangan pa nilang bantayan ang mga naani nila doon sa kamalig. Kaya hapon pa lamang, nakapwisto na doon sina Dadoy, Tasya, Eric at itong si Puldo. Nakahanda na ang kanilang mga higaan at katulad sa dati, doon pa rin sila magbabantay sa harapan. Habang itong si Manoy Naldo nasa likod ito ng kamalig, kasalukuyang nagluluto ang mga ito para sa kanilang hapunan kasama ang mga tauhan. Sa pagkakataong ito, mas marami na ang mga tauhan ni Manoy Naldo. Baka kasi matulad pa kagabi na marami ang mga umaataking mga aswang. May dalang mga baril ang mga ito, mga itak at mga sibat. Doon na din sila sa gilid ng kamalig kumakain. Kinagabihan, doon sa harap ng kamalig nakapwisto sina Dadoy, sumama na din doon ang dalawa pang tauhan ni Manoy Naldo. Doon sa likuran ang anim na mga tauhan nitong si Manoy Naldo at doon naman sa gilid ang walo pa. Pero sila Manoy Naldo kasama ang pamangkin at tatlong tauhan, nasa loob ng kamalig ang mga ito. Nagpapahinga muna ang matanda at natulog dahil sa kulang ito ng tulog sa nagdaang gabi. Lumipas ang mga oras at hindi pa nila naramdaman ang presensya ng mga aswang. Kaya natulog na muna pansamantala sina Puldo at Tasya. Ang buong akala din nila kung may mga aswang man, baka sa madaling araw na naman ito aaligid doon sa may kamalig. Pero alas 11 pa lamang ng gabi, agad na napatayo na itong si Dadoy dahil ramdam na ramdam nito ang mga aswang. Kaya ginising agad nito sina Tasya at Puldo at utos agad nito doon sa dalawang tauhan ng matanda na puntahan na ang mga nagbabantay sa gilid at sa likuran ng kamalig para makahanda na ang mga ito at sabihin na may mga aswang ang nasa paligid. Nang magising na sina Tasya at Puldo, agad na gumawa ng mga orasyon itong si Tasya. Mga orasyon na pambakod, pangharang at pampalinaw. Hanggang sa masipat na din niya ang mga aswang sa paligid ng kamalig. Sa tingin ng dalaga, mas marami pa ang mga aswang na ito ngayon kumpara
sa mga umatake kagabi. Napakarami nila, Dadoy. Oh, Tasya, mas marami pa ang mga ito ngayon kumpara kagabi. Kaya humanda ka na. Mukhang mas magiging agresibo ang mga ito ngayon. Eric, gisingin mo muna sina Manoy Naldo sa loob ng kamalig. Samahan mo, Poldo, at pagkatapos, bumalik kayo agad dito sa harapan. Ilang sandali, agad na tumalima ang dalawa habang sina Tasya at Dadoy inilabas na ang isang pamalo na gawa sa bagakay na kawayan at punyal naman ang hawak nitong si Tasya. Ikinarga na din ni Dadoy ang kanyang agimat ng kampana at ang agimat naman ng sungay ng turo ang kay Tasya. Makalipas ang ilang sandali, panakanakang naririnig na nila ang mga angil ng mga aswang. At nang makabalik na sina Eric, Poldo at ang dalawang tauhan ni Manoy Naldo, nakahanda na ang mga ito. Nakahanda na ang dalang mga baril at itak. Habang sina Manoy Naldo kasama ang mga tauhan ito, umakyat ang grupo nila doon sa bubong ng kamalig. Doon sila nakakubli. Kagabi, may mga sinira ang mga aswang na bahagi ng kisame. Kaya ayaw na nilang maulit itong muli. Kaya doon na nagbabantay ang grupo nila at sinipat-sipat ang maaring pagdating ng mga aswang. Makalipas ang ilang minuto, nakita na nila ni Dadoy ang mga aswang na tumatalon-talon doon sa kakahuyan na nasa harap. May ilan din ang mga tumatakbo-takbo doon sa mga damuhan at dumadaan-daan pa ang mga ito sa kanilang harapan. Madilim ang paligid ng kamalig at pati na rin sa loob dahil hindi nila sinindihan ang mga lampara. Doon sa gilid naman ng kamalig, may ilan na din na nakikita ang mga tauhan ni Manoy Naldo na mga aswang doon sa itaas ng mga puno ng kahoy, pati doon sa likuran. Palakas na ng palakas ang mga narinig nilang mga angil. Hanggang sa ang mga aso doon sa bahay nila ni Manoy Naldo, rinig na din nila ang malalakas na alulong. Sa isip nila ni Dadoy at Tasya, maaaring naamoy na at naramdaman ng mga aso ang presensya ng mga aswang. Tinitigan nilang mabuti ang mga tumatalon-talon na mga aswang doon sa harapan nila dahil parang may dalang mga sako ang mga ito. Hanggang sa may narinig silang kumakalabog doon sa bubungan ng kamalig. Napatingin sila si Dadoy doon sa bubong at may mga aswang ang kanilang nakikita doon. Habang sina Manoy Naldo, nang makita nila ang mga tumatalon-talon na mga aswang doon sa bubungan, dahan-dahan na umusad at gumagapang ang mga ito para mas makalapit at maasinta ng mabuti ang mga aswang. Pero nang makalapit na sila doon sa mga aswang, biglang may tumalon sa kanilang likuran na anim pang mga aswang. Kaya napabaling ang mga ito at pinagbabaril agad ang mga aswang. Sunod-sunod na ang kanilang ginawang pagpaputok. Rinig nila ang mga angil ng mga ito habang nagsitalunan para makailag sa kanilang ginawang pagbaril. Pero tinamaan ang isa sa mga ito. Ang iba pang mga aswang na nasa itaas ng punong kahoy, mabilis na tumalon ang mga ito papunta sa bubungan para tulungan ang mga kasamahan nilang aswang. May tinamaan pa silang dalawa sa mga aswang. Bagsak agad ang isa nang mapuruhan ito sa ulo. Ngunit ang isa, nakatalon pa ito pababa galing sa bubong. Patuloy na pinagbabaril ng grupo nila ni Manoy Naldo ang mga aswang. Pero napapansin nila na parami na nang parami ang mga aswang na bumagsak doon
sa bubungan. Kaya napasigaw na itong si Manoy Naldo na kailangan na bumaba muna nila doon sa bubong. Pero huli na dahil ang isang maliit na labasan doon sa bubong, may mga aswang na ang nakaharang doon. Samantalang pumalibot agad sa kanila ang karamihan sa mga ito. Hindi naman nawalan ng loob ang mga ito. Patuloy nila pinagbabaril ang mga nakapalibot sa kanila na mga aswang. Pero dahil sa dami ng mga ito, hindi na nila naiwasan na matamaan sila ng mga kalmot ng mga ito. May ilan kasi sa kanila na kahit na tinatamaan na ng bala ng baril at hindi na puruhan, patuloy pa rin ang mga ito sa pag-atake sa kanila hanggang sa may nakaladkad na dalawang tauhan ni Manoy Naldo ang mga aswang. Pinagtutulungan na itong hilahin ng mga ito palayo sa grupo nila. Kaya mabilis na napasunod ang mga ito at pinagtataga nila ang mga aswang. Hindi pwedeng gamitin nila ang mga baril. Baka kasi matamaan ang dalawa nilang kasama. Napasigaw na sila dahil sa sobrang takot sa buhay ng dalawa. Pati itong si Manoy Naldo, napahingi na din ito ng tulong. Nakita kasi nila na pinagkakalmot na ang dalawa niyang tauhan. Nang marinig naman ito ni Dadoy, agad na sabi nito kay Tasya na sila na muna ang bahala sa harapang bahagi ng Kamalig dahil tutulungan niya sina Manoy Naldo doon sa itaas ng bubong. Hindi din pwede na iwan nila ang sarap dahil patuloy na umaligid ang mga aswang doon. Samantalang doon sa likod, pinagbabaril na ng mga tauhan ni Manoy Naldo ang mga aswang. Papasugod na kasi ang mga ito sa kanila, pati doon sa gilid. Habang itong si Dadoy na mabilis na itong tumakbo at pumasok sa loob ng Kamalig. Pagkatapos, umakyat ito sa pangalawang palapag at dumiritso doon sa bubong. Pero bumungad sa kanya doon sa labasan ng bubungan ang mga aswang. Napagulong agad itong si Dadoy sabay hampas sa dalang pamalo sa paa noong dalawang aswang. Nang tamaan ang mga ito, napaigik ang dalawa sa sobrang sakit at napaatras. Nang makita niya na nangangailangan ng tulong sina Manoy Naldo, mabilis na umigpaw itong si Dadoy at tumakbo papunta doon sa kinaroonan nila ni Manoy Naldo. Mabilis naman na tumakbo ang mga aswang at tumalon papasunod kay Dadoy. Nang mapalingon itong si Manoy Naldo at makita si Dadoy, nagkaroon ito ng pag-asa. Nang makalapit naman itong si Dadoy sa kanila, dumiritso ito doon sa dalawang tauhan ni Manoy Naldo na pinagtutulungan na ng mga aswang. Agad na sinapak nito ang isang aswang, kaya agad itong bumulagta. Pagkatapos, hinaltak ang isa at ibinagsak na ito sa bubong at pinagpapalo. Ang ibang mga aswang, dinaluhong na itong si Dadoy. Pinagtutulungan na nila ito, kaya tumulong na din sina Manoy Naldo. Nakikitaga na ang mga ito sa mga aswang at tinulungan nila agad ang dalawang sugatan na kasama nila. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga aswang doon sa bubong. Doon naman sa harap ng Kamalig, napapalaba na din si Natasya dahil nagiging agresibo na din ang mga aswang doon para atakihin sila, habang ang ilan sa mga aswang dumiritso ang mga ito sa kaloob-looban ng Kamalig. Kaya sinundan nila ang mga aswang doon sa loob at doon na nagkabakbakan. May dalawa agad na napabagsak itong si Tasya nang tamaan niya ito
ng mga wasiwas gamit ang punyal. Pinagtataga naman nila ni Puldo at Eric ang iba pang mga aswang doon sa loob na umaatake kay Tasya, hanggang sa isa-isang bumagsak ang mga ito. Pilit na makabangon at pagkatapos, tumakbo ang mga aswang papalabas na iwan ang mga kasamahan na nawalan ng malay. Doon naman sa itaas ng bubungan, dalawa pa ang napabagsak ni Dadoy nang tamaan niya ang mga ito ng mga palo sa ulo. Sabi ni Dadoy kay Manoy Naldo na dalhin na ang mga sugatan sa pangalawang palapag para magamot agad ang mga ito at siya na ang bahala sa mga aswang. Mabilis naman na kumilos ang grupo ng matanda at dinala nila ang dalawang sugatan. Habang papasok sila doon sa labasan sa bubungan, nakasunod din itong si Dadoy para harangin ang lahat ng mga aswang na sumusunod. Napakaingay ng mga angil at alulong ng mga aswang ang iilan sa kanila. Mabilis na tinulungan ang mga nakabulagta doon sa bubong nang tuluyan ng makapasok sina Manoy Naldo. Mabilis na umigpaw itong si Dadoy para tapusin na ang mga aswang. Sunod-sunod na ang kanyang ginawang pag-atake sa mga ito. Ang nasa isip ni Dadoy, kailangan niyang bigyan ng matinding leksyon ang mga aswang na ito at nang magtanda na at hindi na muling mamimisti pa sa mga tao na nakatira dito sa bukirin ng sinawahan. Inatake niya ang mga ito ng mga palo. Nang magsitalunan ang mga aswang doon sa mga punong kahoy, mabilis na tumalo na din itong si Dadoy doon sa isang puno para sundan ang mga ito. Naabot niya agad ang dalawa sa mga aswang at patuloy na pinagpapalo ni Dadoy. At nang mahulog ang mga ito sa puno at bumagsak sa lupa, tumalo na din itong si Dadoy sa lupa at patuloy na pinagpapalo ang dalawang aswang doon. Nagsitaluna na din ang mga aswang at umaaligid kay Dadoy. Habang nakatayo ito sa tabi ng dalawang aswang na wala ng malay, tumigil na din ang mga putukan doon sa likod at gilid ng kamalig. Habang doon sa harapan, pinagtutulungan nila ni Puldo, Tasya at Eric na ilabas ang apat na mga katawan ng mga aswang galing sa loob ng kamalig at kapwa walang malay ang mga ito. Sabi nitong si Dadoy sa mga aswang, dalhin na ninyo ang mga kasamahan ninyong sugatan at mga walang malay. Bigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon kapag muli kayong magpapakita dito sa taniman ng mga taong nakatira dito sa lugar. Papatayin ko na kayo. Nanatiling umaangil lamang ang mga aswang at titig na titig kay Dadoy. Ang iilan sa kanila takot na kay Dadoy at hindi nila inasahan na ganito ito kalakas. Ilang taon na din ang lumipas na namimisti ang mga ito sa mga bukirin dito sa sinawahan. Pero ang taong ito lamang ang nagpabagsak sa karamihan sa kanila. Ilang sandali, lumabas na din itong si Manoy Naldo sa loob ng kamalik at dahan-dahan na lumapit sa kanila. Nakita nito agad ang mga aswang na nakatayo sa palibot ni Dadoy. Habang nakatayo doon sa dalawang aswang na walang malay, ang iba namang mga aswang pumunta na doon sa harapan para tulungan at bitbitin ang kanilang mga kasamahan na walang mga malay. Pati sa isang babae, hindi din makapaniwala ang mga aswang na napabagsak nito ang kanilang mga kasamahan. Ilang sandali, lumapit itong si Dadoy kay Manoy Naldo.
Nagsiatrasa naman ang mga aswang na nakapalibot sa kanya nang maglalakad na itong si Dadoy. Pagkatapos, mabilis na tinulungan nila ang mga nakabulagtang mga aswang at binitbit nila ang mga ito. Ilang sandali pa, mabilis nang tumakbo at tumalon ang mga aswang palayo. Pero ang isa sa kanila, tumigil ito sa pagtakbo doon sa kakahuyan. Lumingon ito at tumitig kay Dadoy. Sabi ni Tasya, "Dadoy, tingnan mo ang isa sa kanila. Marahil siya ang pinuno ng mga aswang." Paglingon ni Dadoy, nakita niyang bahagya itong yumuko, tanda ng respeto kay Dadoy. Matapos yun, mabilis na itong umalis. Lubos naman ang pasasalamat ni Manoy Naldo sa kanyang mga tauhan at lalo na kay Tasya at Dadoy. At sa tingin ng matanda, mukhang makakamtan na nila ang kapayapaan at hindi na sila guguluhin pa ng mga aswang. Ipinagamot din agad ang mga sugatan sa labanan ng matanda. Nagsiuwian na din sina Dadoy at Tasya sa kani-kanilang mga lugar. Pero bago maghiwalay ang kanilang landas, nagpaalam na itong si Dadoy na bibisita sa lugar ni Tasya doon sa lungsod ng Maria. Ich bin nicht mehr so gut, dass ich mich nicht mehr so gut bin.